Arts strengthens our culture. It brightens our lives. And it is where we find hope. Come and join us in celebrating the National Arts Month 2022 with the theme, Sining ng Pag-asa. Day, are we digitally ready? This is a question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rise program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about open educational resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong edukalidad. Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa mag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3.
Gayun din ay mayroon tayong IELTS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula ika-9 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. ETUlay natin ito, Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Sa gitna ng pandemya, edukasyon ay mahalaga. Sa kalusugan, dapat maigting ang pangangalaga. ETUlay ang edukaligad, ETUlay ang kabataan sa magandang kinabukasan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Tutor Liz ng ating araling Health Optimizing Physical Education 1. Okay, sa araw pong ito, habang inaantay po natin ang aking partner na si Tutor Marks at ang aking PowerPoint presentation po, gusto ko lang po muna kayong kamustahin. Kamusta po ang ating week 1 sa ating third quarter ng Health Optimizing Physical Education 1. Tayo naman po ba ay excited sa bagong aralin? Sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan, no? New set of course or lessons ang ating pag-aaralan ngayong quarter 3. Kung nung quarter 1, umikot po ang ating lesson sa physical fitness, principles of physical fitness, and the intensity of physical activities, this time, sa ating quarter number 3, hope number 2, we will be discussing different sports activities. Okay? So alam naman po natin na ang sports activities ay isa to sa mga nagbibigay buhay sa atin, okay, bilang mga estudyante. At ito ang nagbibigay sa atin ng dahilan dati noong tayo ay nasa normal setting na para pumasok. At isa ito sa nagtatanggal ng ating boredom sa school. Yan. So sa ating quarter number 3, pag-uusapan po natin ang iba't ibang uri ng sports like individual, dual, and team sports. Ayan, excited na po ba ang lahat? Siguro po, no, na nami-miss natin itong ganitong scenario. Yung makapaglaro sa labas, makapag-bonding sa mga kaibigan, makakilala ng bagong kaibigan or kalaro, magpawis ng todo, okay? At matuto pa ng iba't ibang laro. Okay? Usually, ginagawa natin to sa ating leisure time. Okay? Hindi nasasagasaan yung oras ng pag-aaral. Pero dito, since ito po ay included sa ating hope number 2, binibigyang daan nito na matuto pa tayo ng laro and at the same time, natututo rin tayo sa mga bagong laro. Okay? Ito man po ay larong Pinoy o laro na nanggaling sa ibang bansa. Gusto ko lang pong batiin ang aming program head, si Tutor Obet. Maraming salamat, Tutor Obet, for helping us out today
Okay, kasi wala po ang aking partner na si Tutor Marx. Ano po? Mag-hello ko muna, Tutor. Tutor Obed. Magandang umaga po sa ating lahat, mga mahal naming mag-aaral. Ako po muna ang inyong substitute para kay Tutor Marx. Ako po muna ang magpe-present. Magandang umaga po sa ating lahat. Again, thank you, Tutor Obed. No, maraming salamat po sa pagtulong sa akin ngayon. So, habang nag-discuss po ako, relax ka po muna dyan. And again, thank you. Okay, bago po tayo tumungo sa ating aralin, sa ating module number 2, bigyang daan ko lang po muna, no, and i-promote ang ating National Arts Month. Ito po ay pinagdiriwang natin tuwing buwan ng Pebrero para po magbigay pugay sa mga natatanging kakayahang ng ating mga estudyante. At kung napanood nga po ninyo nung nakaraang Sabado, no, ang nagbigay ng kanilang nagpakitang gilas ng kanilang mga talento ay ang ating mga tutors sa ating ETUlay. Hey, so ito po ay nag-umpisa noong February 12 at magtatapos po tayo bilang culmination sa February 16. Again, iniimbitahan po namin kayo na manood sa huling Sabado po ng pagdiriwang ng ating National Arts Month 2022. At ang tema nga po nito ay Sining ng Pag-asa. Okay, kung napanood po natin ng nakaraan, binigyan nila tayo ng iba't ibang dahilan kung bakit natin nasabi na ang sining ay pag-asa. Pag-asa para sa mga out-of-school youth na gusto pang magpatuloy pero kinulang lang ng makinarya para makapagpatuloy ng pag-aaral. Nabigyan sila ulit ng inspirasyon para magpatuloy at tuparin ang kanilang mga pangarap. Okay, so meron po tayong iba't ibang mga kompetisyon na pwedeng salihan. So ito po, katulad ng grades 1 to 3, meron po tayong music vocal solo. Okay, so ito po ay mga solo singing competition. Meron din po tayo sa physical education, we have TikTok dance. Yan, ito ay very familiar sa mga Generation Z kasi one of their stress reliever ay ang pag-TikTok. Okay, meron din tayong creative drawing. Okay, so sa kindergarten, may iba't iba silang topic, me and my abilities. Sa grade 1, me and my family. Sa grade 2, me and my community. At sa grade 3, me and my region. Ayan, palawak ng palawak ng sako. So, meron din po tayo itong virtual himig kundiman for the music, for the secondary ito. And then for physical education, we have OPM dance exercise. At sa arts naman, meron tayong ekultura, rampa feast ng Pinas. Ayan, kompleto. Okay, so dito na po tayo sa ating module number 2. Okay? So, ang module number 2 po natin ay continuation ng ating module number 1. Yun nga lang po, this time we will be focusing on the different types of sports. Okay, later on we will be identifying different sports if it's individual or dual or team sports. Yan, ngayon pa lang mag-isip na po tayo, ano kaya sa tingin natin yung mga sports na alam natin o nilalaro natin? Kung anong kategorya ang mga ito? Okay, number 2, know the stages of preparation for sports participation. Ano ba ang dapat nating gawin before involving ourselves to physical activities or sports and preparation? Okay, and number 3, design activities for individual, dual, and team sports that reduce individual stress. Okay, if you notice, no, stress is still anchored on this module. Okay, so again, ang binibigyang pugay natin dito na dapat mawala sa sistema natin ay ang stress. Since sabi nga natin, it's non-negotiable na ang stress ay mawala sa sistema natin kasi every day of our lives, meron tayong stressor sa nakakaharap. So, nag-iiba lang yung treatment natin sa stressor once marunong tayong gumawa ng paraan para ma-deal sila. Okay? Now, let's have a recall. Okay, ito yung mga na-discuss natin last week. Tingnan nga natin kung meron kayong na-retain sa ating system. Kung meron pa bang natandaan sa diniscuss ni Tutor Marx at ni Tutor Liz, bago po tayo pumunta dyan, gusto ko munang batiin ang ating mga viewers. Ayun, ang dami na po nila.
So let me greet, good morning, Carla May Canceran, UMS 1 from San Mariano National High School, Maine. Good morning po. We have also Divina G. Baldo Muerte from same school. We have also Remedios Pagigan from Angadanan National High School. We have also Joyce Corpus from San Mariano, same. SDO Isabella. Okay, shout out po sa SDO Isabella. Halos lahat po ng schools no, nakikita ko is from SDO Isabella. Thank you for patronizing the DepEd ETUlay online tutorials. And we have also, good morning, Bambi Jose Yums from San Mariano National High School. Okay, so tuties, I want you to chill, relax, and learn. Okay, so sama-sama tayong matuto at samahan niyo ako sa isang review lesson na ginawa natin last week. Okay, ready na po ba ang lahat? Okay, so I'll give you question number one. Okay, so it refers to the feeling of being under abnormal pressure coming from different aspects of your life. Okay, is it letter A, anxiety, letter B, nervousness, letter C, problem, and letter D, stress? Okay, ano nga pala ito, itong nararamdaman natin na to, if we are under abnormal pressure. So again, sabi ko nga, daily life ang pinanggagalingan in different aspects. So let me know your answer. So can I read an answer from our viewers? So you may type in the item number and the letter of your answer in our comment box. Okay po? So while waiting, so isa pang shout out from... halos parang isang buong klase itong nababasa ko, Tutor Obet, no? Isang school sila galing, nakakatuwa. Congratulations po and thank you sa inyong mga PE teachers sa San Mariano National High School, SDO Isabela. Ayan, may nakita na po akong isang sagot. So, from Aiza Etchore, her answer is B, stress. From Gabriel Tadeo, letter D. Catherine Andomang, letter D. Okay, so... three people answered letter D as well as Vanessa Galasinao. Now, let us find out if your answer is right. Okay, for number one, the correct answer is yes. Tumpak. Stress. Tama po. We have stress. Ayan. Taas kamay kung sino dito ang ginakaramdam ng stress. So, definitely lahat tayo, no? Especially kayo, students. I know one of your stressors are us, teachers. Especially if we are giving deadlines or due dates in submitting your outputs, lalo na ngayon, no, that we have a virtual learning lang ginagawa natin. Di pa tayo sa nasa face-to-face scenario. But some schools, so meron na tayong mga limited face-to-face sa iba't ibang parts ng Philippines na nag-undergo po ng face-to-face. Okay? So let's proceed with question number two. Which of the following is not, again, not a stressful aspect of life? Is it letter A, an argument with your family? Letter B, engaging in physical activities? Letter C, existing financial worries? And letter D, increased workload? Take note of the word, not a stressful aspect. So, hindi po negative yung hinihingi natin. Ha? Alin dyan sa tingin natin ang hindi stressful aspect ng buhay natin, yung pang-araw-araw na ginagawa natin. Okay? Again, type in the item number and your choice of the letter of your answer. Okay? So, for question number two, okay, tinan natin ang sagot ng ating mga viewers, mga active viewers natin. So, wala. Ayun. So, Princess Pakleba answered letter B. Okay, letter B daw. Hindi kasama sa mga stressors ang tinutukoy natin. Leslie Isla answered letter B as well as Almira. So, and April Agustin. We have also Casey Pawig answered letter B. And Marlene Panuncio. Okay. Let's reveal the correct answer. Is it letter B nga ba? Yes, that's right.
yan po ang hindi kabilang sa mga stressors natin. Bakit natin nasabi? Actually, engaging in physical activity is one of the stress reliever po siya. Hindi siya stressor, no? It relieves stress from our system. Kasi lalabas natin yung pressure sa katawan natin, yung toxin sa katawan natin once we perspire. So instead na madagdagan po tayo ng stress sa katawan, binabawasan po niya. And our body secretes serotonin na isa sa mga at saka yung mga good hormones natin to fight stress. Okay? Next, item number 3. Okay, which of the following help reduce stress? Okay, is it letter A, participating in physical activities? Letter B, solving a personal problem? Letter C, managing an event? And letter D, none of the choices or none of the above? Okay, which of the following help reduce stress? Alin ang nakakatulong sa atin dito para totally or minimally matanggal ang stress sa katawan natin? Is it A, participating in physical activities? B, solving a personal problem? Letter C, managing an event? And letter D, none of the above? Okay, let me see your answers. Ayan, ang active naman. Okay, letter Almira answered letter A for number 3 as well as Leslie. Okay, we have also Aisa answered A, Kyla, Marlene, Jamar, Jaya. Okay, halos lahat po sila, no? They answered letter A. Okay, so let me check if you are right. Yan. Tumpak na tumpak, letter A. So participating in physical activities. Ay, ito po ay based on research, no? Hindi lang sinabi ni Tutor Liz. Ito po ay based sa research ng iba't ibang mga physical educators natin that one of the stress reliever or can reduce stress is through participating in physical activities. Okay? Indoor or outdoor man po yan. So, next item. Kakatuwa, no, na ang ating mga tutees ay may natutunan sa ating lesson last week, sa ating module number 1. Now, let's have the continuation. Now, number 4, scientists have found that regular participation in aerobic exercise has been shown to decrease overall levels of tension, elevate and stabilize mood, improve sleep, and improve self-blank. Ano bang nagagawa nito sa katawan natin or sa sarili natin? Is it letter A, analysis? Letter B, distraction? Letter C, esteem? And letter D, focus? Okay. So what do you think is one being improved in our body once we engage in regular exercise like aerobic exercise? Is it letter A ba, analysis, B, distraction, letter C, esteem, and letter D, focus? Okay, tingnan nga natin ang ating mga sagot. Okay, for number 4, Aiza answered letter C, esteem. Okay, so how about the others? Okay, yes, Soraya answered C, Archie, Michelle, Leslie, April, Marlene. Okay, all of them answered letter C. Okay, let's reveal. Letter C nga ba? Self-esteem? Yes. Binibigyan tayo nito ng self-confidence and self-esteem. Okay? So pag sinabi kasi nating self-esteem, this is how we carry ourselves in front of many people or kung confidence, mas matindi pa to sa confidence, yung self-esteem. Ibig sabihin, you are content with yourself and you are very confident to face different struggles or problems in life na sa tingin nyo confident kayong masolve niyan on your own. Okay? Next, last question for our review lesson. So, it is an exercise that usually includes moderate to vigorous activity that makes you feel a bit warm, causes your breathing to increase, increases your heart rate to aerobic exercise. Okay, ano kaya ito?
anong part of exercise or anong type of exercise ang tinutukoy? Is it letter A, aerobic exercise? Letter B, aerobic fitness? Letter C, Zumba? And letter D, yoga? Okay. What do you think is the answer for question number 5? Okay, let me see. So number 5, is it A, B, C, or D? Ayan, si Jovan answered letter C, si Zumba daw. Okay? So Almira answered also letter C, Zumba. Okay, Jamar, Lawrence answered letter C. They have the same answer. Okay? Sa tingin natin, Zumba kaya yun? Okay? So, I think dito tayo sumablay, no? So, let us reveal, Tutor Obet. So, the correct answer is aerobic fitness. Naguluhan ng aking mga tuties. So, the last week, we have discussed about aerobic fitness and strength exercises. So, aerobic fitness po ang tinutukoy natin dito. Kasi kung titingnan natin, in general, ang dami niyang nagagawa, no? So, engaging in moderate to vigorous, nakakabigay siya ng warm sa katawan natin, nag-gradually increases our breathing, and pag tumataas ang ating breathing, no, o bumibilis, nagdadagdag siya ng heart rate sa atin until such time na we used to that activity, tapos titibay ng titibay yung puso natin. And we are improving our cardiovascular endurance. Okay. So, moving on. Okay. So, what is it ba for module number 2? So, let us talk about this main topic. Okay. So, I'm referring to sports participation. Okay. Before that, before identifying the different sports activities, let me just give you the 4 stages of preparation for sports participation. So, syempre, dapat, no, bago tayo maglaro, handa tayo, handa yung katawan natin. Kasi bakbakan yan ng katawan. Lalo na, hindi lang nakaupo ito. So, maraming skills ang dinedevelop sa iba't ibang sports activities. Okay? So, dapat alam muna natin yung 4 stages of preparation. Ano ba ang dapat nating paghandaan? Okay? Let's start with number 1. So, number 1, training for fitness. Okay? So, this involves building your cardiorespiratory and musculoskeletal fitness along with developing and improving your movement proficiency. So, in this particular preparation, ang una natin ditong sinasaalang-alang, handa ba ang katawan ko? Am I fit to do the sports activity? Am I ready? Or is it prescribed for me? Lalo na kung sa tingin natin, meron tayo konting iniindang sakit. So, better ask for our doctor's advice muna before engaging to sports activities. Kasi maaring makalala ito sa ating iniindang sakit. Now, if we think we are healthy, wala naman tayong iniindang karamdaman sa katawan, again, we still need to prepare. Okay? So, this stage consists of exercise routines governed by the training principle. Ayan, nabanggit po ang ating training principle. Again, so, nung last quarter, nung first quarter natin, na-discuss ko sa inyo what are the training principle. We have the training, we have the principle of progression, principle of specificity, principle of overload, okay? And at the same time, also consider the FITT principle, okay? The frequency, intensity, time, and type. So, kailangan pa rin natin i-take into considerations yung mga to kasi makakatulong to sa atin para ma-reach natin kung ano yung target natin, no? Now, for example, you want to engage yourself in weight lifting. Katulad ni, Heidi Lynn Diaz, gusto nyo rin maging isang Olympian. Katulad niya. And not to mention, no, ang dami niyang na-receive na mga benefits out of that winning. Nagkaroon siya ng bahay, ng sasakyan, and properties, and monetary award or reward.
So, if you want to engage in weightlifting, definitely, ang ating exercises na gagawin is more on the upper extremities. Our biceps and triceps should be developed. So, isa yan sa mga preparation natin. So, again, take into consideration the training principle. So, training for fitness, paghahandaan mo muna yan. Yan. Papalakasin muna natin yung katawan natin. Feed ourselves with different exercises. Pag sa tingin natin, improving na, lumalabas na yung mga kailangan nating makitang muscle groups dyan. Then, isang consideration pa lang yan. Okay? One preparation pa lang yan. Now, number two preparation. So, aside from training for fitness, kailangan din, yan, play for fitness. Okay? This consists of developing your sport-specific skills through gameplay. So, focus first on basic individual skills, then move on strategies and playing game scrimmages to hone your tactics. So, dito, so play for fitness, pwede ka na dito mag-umpisa na gawin kung ano yung gusto mo. Like sabi ko nga sa inyo, yung weightlifting. So, definitely, we'll start with lifting weights na. So, from magaan muna. So, syempre, novice tayo, no? So, mag-start tayo dun sa kaya muna natin. Then, eventually, or gradually, magdadagdag na tayo ng weights. Bakit nasabing play for fitness? Okay, kasi kailangan nyo munang i-enjoy yung pinili ninyong sport. Bakit? Kasi napaka-importante po yung consistency. Kasi merong mga tao na they want to play in a specific sport, pero gradually, habang ginagawa nila yung sport, they got bored. Naboboring po sila. So, ang tendency, hindi nila imamaster yung sport, lilipat sila ng ibang sports activities. But in this case, bakit number two preparation is to play for fitness? Kasi kailangan mong enjoyin yung ginagawa mo. Naglalaro ka and at the same time, sumasali ka sa sports pero nag-e-enjoy ka. So, merong satisfaction na nakukuha tayo. So, pag nakita natin nag-e-enjoy tayo, hanapin ang katawan natin yan. Until such time nakikita mo, ginagawa mo na ng paulit-ulit and eventually, you are mastering the basic skills and here comes tactics and strategies na susunod. Pag magaling ka na sa basic skills, susunod na dyan ang tactics and strategies on how to win. Okay? So, that's number two. Now, moving on, we have number three preparation. The training to compete. Ayan. Hinog na. Ready na. So, ready na ang katawan, ready na ang isip, okay? So, inspired na to play. Now, we have the training to compete. This requires building your physical and psychological attributes to athleticism. So, from multi-joint strength to conditioning for agility, power, acceleration, and deceleration, reactivity, or quickness. Ayan na. So, ready ka na for competition. Ay nakahanda na yung isip, puso mo to compete. Okay? So, panakikitaan ka na dyan ng physical attributes ng isang atleta and psychological. Dapat, naka-mindset yan. Lahat naman ng sumasali sa competition, ang kanilang main goal is to win. Okay? So, second na lang or consolation na lang yung magkaroon pa tayo ng panibagong experience at learning. Okay? Pero again, sabi nga natin, in every competition, there are losers and there are winners. Once napunta naman tayo doon sa loser, again, lagi nating namnamin na kahit natalo tayo, lagi nating isipin, may natutunan tayo. And that lost, matututo tayo, okay? Para mas pagbutihin pa yung training natin. Okay, so last but not the least, we have number four, play to win. Ayan, may goal setting na. Meron na tayong periodization and full-time commitment. Na sabi mo, sasali ako dito because I want to win. I want to give glory to my team or to my school. Okay? So, lagi nating iniisip, no, kung kanino tayo kanino tayo lumalaban. Usually, hindi lang pansarili ito, hindi lang siya self-satisfaction. Lagi nating iniisip maraming taong naniniwala sa atin. Okay? So, this involves goal setting, periodization, and full-time commitment. Again,
bago tayo maging isang elite athlete, maging katulad ni Heidilyn Diaz, marami siyang pinagdaanang challenges. Okay? Natalo din siya along the way. Hindi naman every day or every competition nanalo siya. So wala nang challenge kung lagi tayong nananalo. So kailangan din nating maranasang matalo. From that, sabi ko nga, from that pagkatalo, nakakagawa tayo ng more inspiration. Nasasabihin natin sa sarili natin, kailangan kong mabit yung record ko, kailangan kong mas pagbutihin kasi alam ko na yung sikreto para mas manalo ako ngayon. Okay? So yan na yung goal setting. And ang goal natin parati is to win. Tapos, if it's individual sport, lagi nating ginagawa is to overcome your previous record. Laging ganon. Kasi individual yon. So kung tinapos mo ang 100 meter dash or meter run ng 8 seconds, kailangan mabit mo siya for 7. So pang world record na ang iyong aim or ang inyong goal, ang ultimate goal nyo. Okay? So again, yan yung ating mga preparations. Once all of these four, okay, nagawa na po natin, achieve na natin, then magtutuloy-tuloy na po yan at nagkakaroon na tayo ng pangarap na maging isang fulfilled athlete. Okay, so moving on, tignan natin, ano ba yung tinutukoy ni ma'am ng mga sports? Okay, so excited na akong magbigay ng mga halimbawa ng mga to. So what are sports? Okay, minsan narinig nyo, sports, games. Ano nga ba ito? Okay, so let's define first what is sport. Okay, so sports are highly organized, competitive physical activities governed by rules. Okay, bakit ko na-mention kanina si games? Si games kasi, though physical activity siya, merong rules pero pwedeng baliin. Pag sinabi kong pwedeng baliin, pwedeng internal, mag-usap kayo. O hanggang 3 lang tayo, or hanggang ganito lang tayo. Kung kailangan ay 6 na player dahil kulang kayo, mag-uusap kayo. O sige, 3 versus 3 na lang. So that's game. But in sports, again, these are being governed by rules. At meron tayong mga umbrella organizations handling the different sports in the country or in the whole world. So hindi tayo pwedeng mag-modify. Hindi tayo pwedeng mag-modify ng sports activity, no? Kasi ang mangyayari niyan, mag-aaway-away. Kasi nga, hindi natin sinusunod ang rules. So, pag sports, highly organized. So, merong organized event. Okay? Competitive, physical, and governed by rules. Again, ang rules, maaring magbago in a year. Pero again, ang changes ay manggagaling sa mga umbrella organization. Okay? For example, sa basketball, ang ating umbrella organization dyan na nag-handle is the FIBA, Federation Internacional de Basketball. So si FIBA lang ang pwedeng mag-modify ng rules. Kung sa tingin ni FIBA, hindi na ito, hindi na siya timely kasi meron ng parang may mga panibagong nangyayari sa loob ng court. So let's modify the rules. So once it is being modified by the FIBA, ilalabas ito. Okay? At sa lahat ng countries sa buong mundo na gumagamit ng FIBA rules, bibigyan sila ng copy. And yan ang mag-govern sa larong basketball. Kahit presidente ka ng Pilipinas o ikaw ay prime minister ng specific country, wala kang karapatang palitan o i-modify ang rules. Only those umbrella organization. So sa basketball, we have FIBA. Sa volleyball, we have the FIVB, Federation Internacional de Volleyball, and so forth and so on. Okay? So, yan po ang pinagkaiba ng sports sa games. Okay? Now, moving on. Yan. So, there are, okay, classified basis natin in sports participation. Okay? So, pag sinabing sports, pwedeng ang consideration natin ay the number of athletes compete against each other such as individual, dual, and team sports. So, number one determinants ng sport ay, ayan nga, na uuri siya kung ito ay isa laban sa isa, dalawa laban sa dalawa, tatlo, or higit pa laban sa marami, 12 versus 12, like basketball and other team sports.
Number two, the level of risk involved in the competition. So, the risk. So, if it's a combative sports, alam natin, physical masyado yan, may duguan dyan. So, dapat prepared tayo dyan at aware tayo sa pwedeng mangyari. Okay? So, like mga martial arts, ano natin. So, yung mga yan talagang may physical. So, definitely may mamamagang ang mukha, may dudugo ang ilong, something like that. So, sports yan. Now, let's also consider the equipment. Okay, so I'm referring to the racket or ball. Okay, if it's a racket sport like badminton, table tennis, okay, or other racket sports. So, racket ang main equipment. Okay, meron ding net. Now, if it's a ball sports like basketball, volleyball, football, ayan. So, ang pinakabida na equipment is the ball. Okay, so yun ang consideration natin, the equipment being used in the sports activity. Okay? Next, we have, okay, there are two types of motivation. Bakit ba tayo na-eengganyong sumali in different sports activities? Okay, again, according to researchers, no, there are two basic types of motivation. Bakit daw sumasali ang isang tao sa sports activities? Okay, aside from, syempre, instinct sa atin na sporty tayo, mahilig tayo sa sports dahil napapanood natin or nakikita natin sa mga ina-idolize nating mga players, there are also motivations. Okay? Number one, we have what we call external. And then the other is intrinsic motivation. Now, let us find out the difference between the two. Ano ba yung tinatawag nating external motivation and from that of extrinsic from that of intrinsic? Okay, tingnan natin kung anong ibig sabihin. So, let's try to differentiate. So, if it's intrinsic motivation, literally, it means that the desire comes from within. This is a trait that many individual sports athletes possess. Okay, ibig sabihin, kusa. Nasa loob natin, na gusto talaga natin yun. Okay? So, walang ibang intervening factors. Ikaw yan, gusto ko yan. Kasi nakikita ko parati yung favorite player ko. Okay? So, nakikita ko parati yan. Okay? So, gusto ko rin maging katulad niya. So, may mga ganun tayo, intrinsic. Gustong gusto talaga natin. So, examples are deciding to run a personal best in 5K race. Now, if you are fond of joining fun runs, so merong iba't ibang distances, no? We have 3K, 5K, 10K, may 45 din tayo. Now, ikaw yung magde-decide. Ano yung gusto mong salihan? If you think you can run sa 5K, then go. So again, ang motivation nanggagaling sa sarili mo. Kasi gusto mong i-challenge yung katawan mo, yung sarili mo, then you go with a 5K race. Okay? Another example is attempting to qualify for a big tournament. So definitely, you will undergo magpapa-qualify ka, no? Mag-audition ka or kailangan mong magpakitang gilas. Again, ito ay manggagaling sa'yo. So pag sinabi nating intrinsic, from us, within ourselves. Okay? So on the other hand, we have extrinsic naman or yung tinatawag nating external motivation. So, pag sinabi nating extrinsic, next po. So, pag sinabi nating extrinsic motivation, yan, comes from someone else naman. So, it involves gaining a reward. So, usually tayo, pag sinasabi nating extrinsic, merong other people or merong ibang nag-uudyok sa atin to join. Example, a coach yelling at you to do push-ups. Yeah, maybe you are being punished kasi hindi ka sumusunod or hindi maayos yung ginagawa mo. So, si coach magagalit. Okay? Give me a 10 push-ups. Ayan. With clap pa yun. So, example yan ng extrinsic. Bakit ginagawa ni coach yun? It's a form of discipline. Okay? So, winning a medal. Yan. Extrinsic motivation yan. That's one of your goal. Kailangan kong manalo and to win that medal.
okay, maiuwi ko yung medal na yan. And number three example, a parent telling you to clean your room. Ayan, kasi walang kusa. So, kailangan pang sabihin ni parent, ni mama, o ni papa, o linisin mo yung room. So, that's extrinsic motivation. It comes from other people or yung group of people na nasa paligid natin. Okay, so we're clear with intrinsic from that of extrinsic. Now, moving on, let's have the types. Yan, ready na tayo to know the different types of sports. Okay, number one in the list, we have individual. Ayan. From the word itself, no, it's a sport which is played by a single player. So one player versus the versus one player. Okay, so participants compete as individuals. Okay, so one versus one ang labanan dito sa individual sports. Now, in the comment box, I want you to type in examples of individual sports. Okay, let me see. Okay, what are individual sports that you know? Maaring nilaro nyo na, sinalihan nyo na, or gagawin pa lang in the near future. Okay, so let me have your answers for individual sports. Okay, so wala pa ako nakikita na nagre-respond. So, individual sports, siguro, okay, I can give you one. So, one example of individual sport is boxing. Si Manny Pacquiao, isa dyan sa ating 8th division champion when it comes to boxing. Okay, isa yan sa pinagmamalaki natin sa Pilipinas. Ayan, nakakita ko ng sagot. From Donaline, running. Okay, so ang running later on, no, in our succeeding topics, madidiscuss natin yan na meron ding team pagdating sa running. So, meron kasi tayong relay, so definitely hindi lang siya for individual. Pero there are events in athletics that is considered as individual sport. Next, we have swimming, taekwondo, shadow boxing, ice skating. Yan, ang dami niyang sinuggest, oh, ni Felina. We have diving, badminton, weightlifting. Yan, tennis. Okay? Ang galing ng aking mga chuties. Yes, chess. Yan. Yan. Tama po ang inyong mga nabanggit. Okay? So, kung titignan natin, alam ng mga chuties natin, ng mga viewers natin, kung ano yung tinutukoy nating individual sport. Okay? Next, we have... Yan. So, athletes said to be competing against themselves. They do have competitors to beat, but they also attempt to improve on their previous best performances as well. So nabanggit ko to kanina, no, that you, if you are joining an individual activity, individual sports, your main goal is to beat your previous record. Laging ganon ang ating mindset. Okay? Next, another type of sport is the dual sports. Okay? So from the word dual, it is played by two players versus two players. Okay, so dalawa versus dalawa. It's a type of sports that are played by two people playing against each other. So dual sports develop teamwork and coordination since it needs both to win the game. Like individual sports, dual sports build muscular strength and promote tactical strategy. Okay, so may teamwork na to kasi dalawa kayo. You are playing as one, na dalawa kayo, against two players then. Now, in the comment box, okay, kindly identify dual sports. Ayan, no, si Tutor Obet nag-suggest. Badminton doubles, correct. So, sa doubles natin, meron tayong mix. Meron din tayong mixed doubles, no? Sa tennis, we have tennis doubles, yes, correct. Ano pa? So, almost same, no? Badminton, table tennis, ano pa? Racquetball. So, ang ibig sabihin ng dual, no? Two versus two. Okay? Magkalaban yung dalawa versus dalawa. Okay? So, later on, I'll be showing you a table kung alin individual sport ang pwede rin maging dual sport. Okay? So, later on. Next,
Last but not the least, we have the team sports again. So if it's composed of three or more players, that is considered as team sports. Okay? So what is team sport? Okay? So it includes any sport where individuals are organized into opposing teams, which compete to win. So team members act together towards a shared objective, and this can be done in many ways, such as outscoring the opposing team. Eto, napakaraming team sports ang alam natin, no? So ngayon, type in your answer sa ating comment box. What are team sports that you know? Ayan, ang dami na. So Jasmine answered volleyball. Sir Obet answered volleyball. Okay? Rhea answered volleyball. Basketball, Aisa. Ayan, ito yung mga very common and popular team sports that we have in the country. And kung titingnan nga natin, no, volleyball and basketball ay ginawa na pong profession ng ating mga athletes. Okay? So, kasi professional league na rin kasi ang basketball and volleyball in the country. Okay. So, it's very clear, no, pag sinabi nating individual, isa versus isa, dual, dalawang player versus dalawang player, at yung team, composed of 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, or 12 players against 12 players. That's team sports. Okay? Next. Okay, so team sports are practiced between opposing teams, which are players generally interact directly and simultaneously between them to achieve an objective. The objective often involves teammates facilitating the movement of a ball, similar object, in accordance with a set of rules to score points. So this time, marami kayo, pero ang goal ng isa o ng maramihan ay isa lang. So you are moving towards one goal, and that is to win. Okay, now I have here a table showing what particular sports ang pwedeng makategorize into individual, dual, and team. Let me have badminton. So badminton, it could be individual and can also be a dual sport. So sa basketball, it is considered as team. So ang bowling naman, so meron ding bowling na single player, meron ding team. So sa boxing, definitely individual lang yan. And then sa football, team sports yan. And then sa lawn tennis, meron tayong individual, meron tayong dual. So mapapansin nyo, mga racket sports natin, no? Composed of individual and dual sports lang. Next, another sports is the track and field. Ayan, yung binanggit ko kanina, no? There are events in athletics or track and field that is considered as individual, could also be a team. So like yung relay. Next, we have table tennis. It can be individual, pwede rin siyang dual. Skating. Ang skating, tatlo. Pwedeng individual, pwedeng dual, pwedeng team. Okay? Then softball, team. Swimming, pwedeng individual, pwedeng team. Volleyball, team. Then volleyball beach, pwedeng dual, pwedeng team. Kasi sa beach volleyball, merong 2 versus 2. Okay? Lalo na yung beach volleyball natin. Okay, so I think we're clear with our topic. Alam ko naiintindihan ninyo yung pagkakaiba ng tatlo at ano-ano yung mga preparations in joining sports activities. Now, let us test if you have learned something for today. So, let me give you the first question. And I want you to type in the item number and your answer, letter of your answer in the comment box. Question number 1, it pertains to sports played alone without teammates. Okay, letter A, dual. Letter B, individual. Letter C, team. And letter D, trio. What do you think is the right answer for question number 1? Sports played alone without teammates. Okay, let me read your answer. So Jasmine answered A. Sir Albert, letter B. So, Christelle, letter B. Jasmine, A. Almira, letter B. Okay, so let us find out A or B ba. Ayan. So, the correct answer is, Sir Albert, correct siya, individual. Okay?
So pati yung ating ano no, ating program head kasama sa ating assessment. So let's have question number 2. So it is a type of motivation that comes from someone else. It involves gaining a reward. Okay, ano kaya tong motivation na to? It comes from our family siguro, from our coach, from the people around us. Is it letter A, intrinsic motivation? Letter B, extrinsic motivation? What do you think is the answer for number 2? Okay, Donalyn answered B, Raisha answered B, Resty answered letter B, Cheryl, Adrian, okay, Cheryl answered B. Okay, Almira answered letter B. Correct ba na letter B, extrinsic motivation? Yes. Okay, so it comes from other people. Okay, so next, number 3. So, this type of motivation involves a coach yelling at you to do push-ups, winning a medal, or a parent telling you to clean your room. Is it letter A, intrinsic motivation? Letter B, extrinsic motivation? Which is the right answer for this question? Number 3? Okay. Jasmine answered letter A. Is it intrinsic? Risha answered, okay, number 3 na tayo. So, Adrian, letter B. Rhea, letter B. Okay, Crystal Kate answered letter B. Okay, so let me see, no? Let us reveal. Okay, this kind of motivation is okay, a kind of extrinsic motivation. Okay, comes from other people. Okay, question number 4. So, number 4, it is a type of motivation that literally means that the desire comes from within. Okay, letter A, intrinsic motivation. Letter B, extrinsic motivation. Which is which? Alin ba dyan? Intrinsic ba siya or extrinsic? Okay, I've seen answers. Si Jasmine answered letter A, intrinsic. Jovan, Adrian, okay. So, si Cheryl Ann answered letter A, and Felina. Okay, let's reveal. Okay, you are right. So, it's intrinsic motivation. It comes from within ourselves. Okay? So, tayo nagde-decide on that. So, last but not the least question we have, it is an activity that requires physical actions and skills where individual or teams compete under a set rules. Okay? I reiterated this one a while ago. Okay? So, sana naintindihan, no? Is it letter A, games? B, sports? Letter C, exercise? And letter D, events? What do you think is the answer for question 5? Okay. So, Jasmine answered letter B. Sir Obet answered sports. Si Aiza answered letter B. Cheryl Ann, Almira, si Sheila May. Okay. So, all of you answered letter B. Correct. Correct answer is sports. Okay. Again, lagi yung tatandaan that sports is under a set of rules. Hindi natin pwedeng baguhin unless it is being dictated by the umbrella organization, the international governing body in that specific sports. Again, okay, this has been a very informative, very inspiring discussion with you, shooties and viewers. Especially, no, i-shout out ko na po yung active viewers natin ngayon from San Mariano National High School, Maine. Shout out po sa inyong mga physical education teachers at lahat po ng mga teachers na sumusuporta po at tutees na sumusuporta sa ating DepEd ETUlay online tutorials. Okay? So, you can scan the QR code po posted in your screen. Okay, you may suggest or you may give us feedback for our improvements. Okay, at para lalo pang gumanda ang ating DepEd ETUlay online tutorial. Okay, yan. So, ako po ay nagpapasalamat muli sa ating engagement and participation at
nagpapasalamat ulit ako kay Tutor Obet, our program head in physical education, for helping us out. Okay? So, this has been Tutor Liz of Health Optimizing Physical Education 1 saying, stay safe and have a great day ahead. Bye-bye! Happy lunch! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!